salmong tugunan. Mm. Anong dapat gawin sa kalandian mong papansin? Ay, nag-rhyme. Ang ganda, ang galing ko doon. Tugon. Sa kalandian mong papansin, galit siya. Napapansin yung kalandian niya. Oo. Ay, daming problema sa mundo. Dumagdag pa tong... Hindi naman ikaw siguro tong tinutukoy niya, no? Kasi... Kasi parang to give you a background lang, guys. Ito net medyo nandun siya sa... sa pieces. Ano ang sinasabi, Tugon? Tugon. Santa Jolens. Jolens. Tulungan mo po kami. Ayan. Okay, so special na ating episode ngayon dahil hindi lang kami dalawa, hindi rin trio tagapayo, kundi... Quadruple tagapay. Nagbilang ba ako? Medyo na ako doon na. Na-pensyum ako doon na. Quintuplet. Quadruple tagapayo tayo kasi yes, meron kaming special guests. Mm-mm. Na ka-age namin. Hindi rin naman nagkakalayo yung age namin. Oo. Mga kapwa Gen Z. Yes. Oo. May biril ka ba, JP? Kami may biril kami. May biril kayo? Meron akong cereal every morning. Alam mo, hindi ako. Iba yun. Iba yun. Benta kay Kailin. Kano binaya dito ni JP sa... Thank you sa pagbili po ng aking... Door charge. Ito po yung door charge next time. May bakit na. Bumenta. So, ang ating guest for today ay si Mavi and Kailin. Ang ating... Hello! ...sponsor sa Spotify. Hello. Yes. Hello. Lean on me. Yes. Yung kanilang podcast. Pero later natin chichikahin sila about the podcast. Pero ngayon, pagtatrabahuhin muna natin sila. Pagtatrabaho muna sila. Lahat ng bagay ngayon kailangan pagtrabahuhan. Oo. Hindi tayo pinanganak ng ano, anak ng Hari Trina. Oo. Dito. yung episode natin today is a video podcast. So, yes, kung hindi nyo pa nakikita dito sa Spotify nyo, pwede niyong panoorin yung podcast na to. Pero pwede rin audio lang. Pero bakit? Ba't audio lang ang gusto niyong mapakinggan? Ginawa na nga namin yung video. So, mapipindutin lang kayo sa ibaba na play. Tapos doon lalabas yung option na video podcast. Taray, thank you yan. Bukod sa special ito dahil kasama natin si Mavi at si Kailin, special ito dahil... Kasama natin in today's video ang ating mga VVIP subscribers. Yan. Yes. So, hello guys. Yung mga VVIP subscribers natin ay nag-subscribe via angwalangkwentangpodcast.com. So, isa sa mga perks ay you can be part of the live Zoom recording sessions, especially kapag may guests kami. So, hello guys. True. Okay, game. Pakilalam na muna tayo. Ikaw na muna, JP. Kaya may alam na letter. Papansin man ako sa iyong paningin. Bakit? Manansin ko kagad ha. Ready. Wait. Paano ko dito? Papansin man ako sa iyong paningin. Hala, wala kang maisip. Bigla. Kasi pinutol mo yung train of thought ko eh. Wow, may train. Ako na muna. I'll go, sige. A game. Papansin man ako sa iyong paningin, mas papansin pa rin si JP sa akin. Wow! Thank you guys. Hello. Wow, galing na galing. Galing. Alam mo, gusto ko itong dalawang to. Guess natin ulit to. Bentang-benta sila, no? Oh, ikaw na. Okay. Papansin man ako sa iyong paningin, hindi mo pa rin may pagkakaila na ako'y slim. Ako si JP. Boom! Ay, ang ating dalawang guest. Yes. Papansin man ako sa iyong paningin. Soon, ikaw ay magiging akin. Ay? Ako si Kailin. Wow! Oh, banta. Wow! Iba! Lahat kayo ay papansin.
Inatake. Inatake. Tatapusin ko na to eh. Lahat kayo ay papansin. Papansin. Mapapansin. Mapapansin. Pero ako ay isang walking green flag. Ako po si Mavi Legaspi. Wow, nag-rhyme yun. Nag-rhyme yun. Sige, tanggapin na natin, ha? Minsan kasi mga tola hindi talaga nag-rhyme yun. Lang live to eh. Yung linyahan ko kasi, ano, abstract. Nag-explain? Oo. Sige, nag-explain. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Santa Jolens, tulungan mo po kami. Presents Mavlin on me. Oh, ang dami presents. Presents Mavi and Kylin. Oh, taray. Still a Spotify exclusive. And powered by Anchor and CHOR. If you'd like to start your own podcast, we recommend Anchor. Yes. Okay, sige. Start na natin ang ating letter. Okay. Ang ating letter sender, ang pangalan niya ay Charot Queen. Charot Queen. Hello, Directonet. Direct JP of Taytay Rizal. Ang taray buo. Kylin and Mavi. Oh, naihabol. Ako po si Charot... Ako po si Charot Queen na tawa lang ng tawa kaya di na ata ako sineseryoso ng mga dinidate / ginojowa ko. Ay, madami. Oo, maganda. Plural. Oo. Hindi lahat paboritong anak ng Diyos. Kaya ang binigay lang niya sa akin ay brains and slightly sa beauty department. Hindi mo naman ako ikakahiyang kasama. Ako yung tipong pag tinanong sa'yo ng kabarkada mo if maganda, ang isasagot mo ay mabait. Grabe. Charot. Anyway, sige, imagine lang kayo dyan. I'm just writing to ask, wow, English yarn, for help. Ayun, so yes, Direct JP, nag-ask na ako ng help sa ibang tao pero wala talaga, kaya sa inyo na ako dumulog. Wow, dumulog. Makata yarn. Ang dami niyang ano... paandar. I am currently seeing... ang dami pa side comments. I am currently seeing someone. We're not exclusive. Ayaw niya maging exclusive, but he assured me na ako lang naman tinatrato niyang ganito. May galit na po agad sa... Sorry po. Ayun, tapos I believed him because why not? Paniwala din. Ha. Utu-utu tayo dito. Naniwala ako doon until nahuli ko siyang nag-post sa isang platform naghahanap ng jowa / constant. Yun. Parinig sa lahat ng kanyang followers. Nagtaka ako kasi, hello, bakit kang maghahanap ng constant / jowa? Eh, nandito naman ako. Ayun. Kausap mo ako halos araw-araw. Ginawa mo na nga akong human diary tapos di mo pa rin ako constant. Ano ako? Part-timer lang? Filler lang? Ha-ha-ha. Ang dami yung tawa. Ha-ha-ha. Masayahin siya. Nasasaktan to kaya tumatawa. Kailangan mo pa ng mas full-time. Edeg mo pa yung trabaho kong ina-underpaid ako eh. Wow. Layers. Layers. Daming ano. Oh. Ayun na nga. Naghahanap pa rin siya ng iba. Anong tawag sa kanya mga direct? Anong dapat kong gawin? Do I keep on seeing him? What does that make me? Daming questions, parang essay. Please help me po kasi I'm really lost. Bakit po may mga ganitong klaseng tao? I need answers. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Pumapapi siya doon. Alam pa rin nila kay Eileen. Okay. Of course, si Papa P yun. Pop culture. We love a pop culture connoisseur. True. Wala, hindi siya nagbabay. Yun lang. Okay, game. Sige. Sino mauuna? I think yung dalawa unahin natin. Oh, nga para maiba naman. Guys, yung love story ni Mavi tsaka ni Kylin,
para mas mapabilis, kahit di na nila ikwento sa inyo, punta na lang kayo sa podcast nila. Yon! True! Thank you, Dre! Napanood mo sa TikTok yung nag-viral nilang ano, video, JP? Shit, sorry. Wala kasi akong TikTok. May TikTok ako pero hindi ko siya nabubuksan. Nakalimutan ko nga na may TikTok pala akong. Ano ba yan? Anyway, nag-viral kasi yung ano nila. May nag-viral silang isang excerpt galing sa isang episode ng podcast nila na parang 2 years kasi ang hinintay nilang dalawa bago naging sila. Hindi pa kami, Derek! Hindi pa ba? Chusero. Iba yung nakarating sa amin. Sinungaling? Nakukurutan niya sa scene. Ayan na, oh. Nakukurutan na, oh. Bago naging, ano, nag-aminan. Yan. Salamat. Nag-aminan ng feelings. Naku. Itong dalawang to, magsulat nga kayo sa amin. 2 years in on time. Anyway, pakinggan nyo na lang yung podcast nila kasi nandun nga yung love story nila. True. Na hindi pa, ano, hindi pa pala sila. Okay, sige, game. Nasa, feeling ko kasi nasa kanya yung ball, the ball's on her court as of the moment. So, may choice siya na umalis na dun sa situation na yun. And kasi sa merong tinatawag lalo na nung pandemic na parang quarantine fling. So sa quarantine nagkakaroon ng mga GPN, fling GPN. Tigilan mo ko. Anyway, as you were saying, feeling ko dapat respetuhin niya yung pagiging tao niya, yung pagiging babae niya, dapat hindi siya yung nag-aantay. Siyempre bilang babae ayaw mo na ikaw yung nag-aantay, diba? Pero dahil choice mo pa rin yun. If gusto mong magmukhang tanga, edi go. Kung gusto mong bahala sa buhay mo. But yeah, bilang isang queen charot, kailangan respetuhin niya yung pagkat isang, ano tao? Yung bilang tao niya. Bilang tao niya. Bilang isang charot, sabi niya, queen na charot. Na nagmamahal lang naman. Pero in short, hindi niya deserve yun. Hindi niya deserve na hindi siya piliin at hindi niya deserve na tratuhin siya na ganun. Mm-mm. Kasi naranasan ko rin po kasi yan eh, magmukhang syunga. Hindi naman kay Mavi. Hindi, never sa kanya. Never sa kanya. Wow. At sana hindi mangyari yan. Mukhang magkakaroon ng sagutan magkakaroon na ata ng ano, kasagutan. Ang anniversary nila ay October 12, 2022. Si Mavi muna. Ako. Kung ako si Queen Charot, magle-let go din muna ako. Muna. Dahil nakaka-relate yung position naman nung guy na nag-promise na walang iba. Yan din naman sinabi ko kay, pero hindi ko yan brinik. Hindi ako nagganap ng iba, ha? So, dahil nakita niya nagaanap tong iba, i-let go muna para makita niya na shucks, nawala yung diary ko. Huh? Diba? Kasi siya yung binasa sa diary, okay, diba? Lahat ng secrets, si Kenny. Ang galing mo mag-Tagalog. Grabe, thank you. Hindi! Oo, sabi mo kung ano yung ano, tingin mong iniisip nung guy Mavi. Kasi karamihan sa mga naging guest namin, mga babae, mga bex. So, bihira kaming magkaroon ng lalaki na guest. Minsan, meron pa, lasing pa, a.k.a. Paolo Avellino. Totoo! Lasing! Di ba tinukusap? So, at least ngayon, nakikita natin yung perspective nung guy. So, for Mavi, paano ka? Payami, ganun. Payami ka. Magpayami muna siya. Let go muna. Let go muna. Para makita ng guy, shucks. Pero paano pag hindi niya na-realize yun? Sige nga. Eh di hotdog yung lalaki na yan. Hotdog yun. Bag yun. Siguro. Ano sabi ng hotdog? Hotdog. Ano? Parang humor. Ano yung hotdog? Ano yung hotdog? Kapos. Ano siya? Ha? Walang kwenta. Walang kwenta. Yata. Ang hotdog podcast. Ang hotdog podcast.
Wait lang, yun nga, paano pag ano, paano pag sigay? Paano pag sinunod ni Queen Charot yung payo mo, tapos sigay, nagka-jowa na lang din kasi nga, nag-let go siya. Nako. Nako. Eh di alam niya na hindi talaga sila para sa isa't isa. Tama. Feeling ko yun talaga yun. Eh, kailangan niya na, dapat andun na siya sa acceptance space. Paalam mo naman makapagdikta. Oo. So, kung kunwari kayo yung ano, kunwari, Kylie, ikaw si, ano, Charot Queen, ganyan. Tapos, di ba hindi pa kayo exclusive nga? Exclusive na ba kayo ni Mavi? Wow! Chika Minute po ba ito? Labo! Lars Santiago! Palar Santiago ni! Di ba hindi pa kayo, sabi mo? Tapos, kunwari... Ayoko na nga, ang tsaka. Chismosa! Chismosa, chismosa! Hindi, paano kunwari, si Mavi nagpapansin, ganyan, parang, uy, hanapan mo naman akong jowa, kineso, ganyan. Anong gagawin mo? Siyempre, masasaktan ako nung sabi yung, hanapan mo naman akong jowa. Ganun ka. Hanapan mo akong jowa, ganun. Hindi, ako, masasaktan ako, syempre. Pero ang tanong, umamin na ba siya? Directly. Actually, yun nga, no? Ayun. Oo. Siguro kaya... Parang hindi niya yun nasabi. Yun. Siguro kailangan niya munang... Kung gusto niya talaga, yun ko kailangan magkaroon siya ng courage na umamin dun sa taong yun muna. Mm-hmm. To start some... Hindi ba siya umamin? Hindi pa. Wala siyang sinabi. Mm-mm. Basta nag-promise lang yung guy, diba? Oo, nag-promise na siya lang yung kausap. Yan, yung constant. Ganun lang. Oo. Tsaka hindi sila exclusive eh. Pero alam na may feelings. Ah, okay. So, Hindi pa rin alam na may feelings? I think alam na may feelings kasi sabi niya, seeing someone. Okay. So, gawin na lang po natin na umamin na siya. Siguro, ako masasaktan ako nung sobrang. Gawin na lang natin na umamin na siya. Bilis ka usap. Iba na lang natin. Pinisisyon na lang. Umamin ka na ako yung charot. Ayan. So, masasaktan po ako. Pero... Dahil kung ako nasa sitwasyon, feeling ko I'm a strong independent woman, sige hanapan kita, Jo. Feeling ko ganun. Pero masasaktan po talaga ako. Pero ako kasi tipo na tao na I'm keeping everything to myself. Tapos yun. Parang ganun siya. Masasaktan din ako, actually. Pag sinabi ko sa'yo na, hanapan mo naman ako ng Jo. Hello? Yung dalawa, tunit. Pansin na natin. Ako, same kay Mavi. Kasi nga, tingin ko, ang dating and ang ano ba yung tawag? Dating. Ang dating or ang ligawan. Hindi ligawan, ang dating. Isa siyang game, isa siyang dance. Like nga sabi ko dati. So, parang hindi pwedeng siya lang lagi yung may step forward. Dapat ikaw din, kaya mong sagutin yung mga steps niya. Hindi lang dapat ikaw yung kumbaga sa basketball, dapat may opensa at may depensa. Oh, tama, coach. Baldavid. Hindi nila alam. Hindi nila kilala. Ayun, feeling ko dapat hindi lang puro opensa, dapat depensa din sa heart. So si, Charot Queen. Oo, si Charot Queen, gaya nga ng sabi ni Mavi, I agree, baka dapat, i-play niya yung game. So, kung naghahanap si guy ng jojowain niya, edi go, i-call mo yung bluff, kung bluff man yan, i-call mo yung bluff. At ikaw, maghanap ka din ng ibang iti-date. Hindi lang naman siya yung lalaki sa mundo na nandyan, di ba? Pwede mong i-date. Mag-date around ka rin, wala naman kayong sinumpaang agreement, di ba? At, hindi ko sinasabing ganun yung gawin nyo, Kylie and Mavi, pero... De, exclusive na para sa kanya. Wag mong hayaan na Huwag mo hayaan na sa kanya nakasalalay lahat ng desisyon mo sa pag-ibig. True. Lalo kasi walang kasiguraduhan eh. Parang, kasi may chance din naman na nagpapapansin si guy.
'Di ba? Baka sa kanya na makikita niya. Oo, sa kanya, alam niya na makikita ni girl na naghahanap ng jowa. So game 'yan eh. Always remember, it's a game. And yung mga masyadong guarded or masyadong sineseryoso yung dating or pag-ibig, mas silang usually natatalo kasi nga game siya. It's a game for me. Grabe, Aris na. Sabi ko siya game na hindi siya game na as in nilalaro natin dapat yung pag-ibig, yung yun, meaning dating. Dating is, alam niyo yun, yung, hindi ko alam kung hanggang ngayon ganun pa rin eh. Pero di ba, kunyari, pag nag, yung as simple as pag nagte-text, pag magre-reply, hindi agad yung reply na reply ka kaagad, kakasin lang, ganyan, di ba? After a few hours, even after a day, ganyan. Ganun kasimpleng kapeti, ganun kapeti na game, di ba? Or pag tinanong ka kung pwede ka ba, pwede ka ba mamaya? Kahit pwede ka naman, sabi mo, no, I'll be out with my friends. Yun! Lahat ng sinasabi ni Director Net na kanaliligo, ganyan. Sabi, para malalaman niya na, ay, hindi ako pwedeng gano'n na last minute decision ako, dapat isi-schedule mo ako. Sabi, ako magsasabi sa'yo kung pwede. Ganun. Yung ginawa kasi sa kanya, diba? Sa totoong buhay ko, sa'yo ginawa yun. Nakaka-hurt kaya yun. Eh, parang si ate, very serious na siya. Papunta na siyang ano eh. Pag tinanong siya kung pwede siya pakasalan, papakasalan niya eh. Feeling ko Taurus to si ate. Inagsulat? Oo. Ano siya? Gullible? Oo, yung mga... Ay, anong zodiac sign mo kay Lynn and Mavi? Capricorn. Virgo. Ay, parehong ano? Parehong Earth sign yun, di ba? Ano ibig sabihin nun, Madam JP? Grounded sa reality. Hindi ko alam. Sa akin, communication talaga. Ano? Tapos. Sa akin, kasi yun nga, parang sabi niya, hindi pa sila exclusive. Yung sa akin naman, parang halos same nung sinabi rin ni Kylie naman kanina. Na parang hawak niya yung ano eh, hawak niya yung decision dun sa kung ano yung relationship na meron sila. Sa, kasi kung sa akin ginawa yun, nakakagalit kaya yun. Parang, oo, di ba? Nakagalit yun, totoo. Parang kung ano, kung bata-bata pa ako, kunwari mga 21 ako ganyan, which is 2 years ago lang naman. Yes. Parang, gulat ka rin ang sinabi mo. Siguro kung nung 21 ako, tapos ginawa to sa akin, iiyak lang ako ganyan, tapos parang kapag tinanong ako, pag tinanong niya ako ng, uy, okay lang ba tayo, Kinas? Hindi, okay lang tayo, ganyan. Pero kung ngayon mo to gagawin sa akin, parang ko-confront kita na parang, ano to? Bakit ka papansin sa social media? Ay, talaga? Ko-confront ka ngayon? Hindi ganong ka-confront, na parang i-screenshot ko, ganyan, send ko sa kanya, ano to? Ganon. Oh my God! Okay. Kasi parang, yun nga, either nagpapapansin siya sa'yo or sa mga, sa ibang tao. Which I think ay hindi dapat nangyayari sa ganong klaseng platform. Kasi, di ba, toxic na nga yung social media, dadagdag ka pa. Mm-hmm. Di ba? Parang kung meron kang gustong sabihin dun sa person na nilalandi mo, na dinedate mo, ganyan, pero hindi kayo exclusive, sabihin mo, wag nang idaan sa ano, sa social media. Yeah. Oo. Di ba? Kasi may mga bagay na ganyan na parang... Oo, di ba may mga bagay na ganyan na dapat hindi na dinadaan sa social media kung gusto mo lang naman magpapansin? Mm-mm. Actually, yung advice ko para dun sa lalaki pala, no? Hindi dun sa babae. De, pero dun sa, ano, kay Charot Queen, parang pinangalala mo na yung sarili mo na queen, di ba? Parang, be a queen. Oo, act like a queen. Parang, desisyonan mo yan. Kaya mo yan, be. Hindi totoo, pwedeng totoo. Oh, hindi pwedeng siya yung nagko-control sa iyo kasi queen ka, 'di ba? So totoo, agree. Mm-mm. Ako ano, bilang isang madrama na Aries. wag mo siyang kausapin. Hayaan mo siya yung kumukusap sa iyo. Tama. Wag mo siya pansinin, wag mo siya i-text, wag mo siya itatag. Tapos ano, 'di ba sabi nila, revenge is a dish best served cold. So, yun, gawin mo 'yon. Huwag kang kaya mo 'yan. Nandiyan ka na eh. So, sabi nga ni Kylie na sa'yo yung bola. So, yaya mo siya maglaway, 'di ba? Payami ka.
Ayan, go, Kaylin. Ano yun, sir? Okay, so the fact that she's aware, she can take advantage of that awareness. Yun like yung sinasabi kay Mavi. Like, the fact that you're aware na ganun na pala yung sitwasyon, you can take advantage of it. Kasi may ibang tao... Yeah, kasi may ibang tao po na ano eh, na hindi sila aware sa sitwasyon, hindi sila aware sa bigger picture or sa reality. Kaya sila... Syonga. Pero ngayon, pero naging pabebe, naging may kasamang kamot eh, no? Nagmamahal lang siya, di ba? Okay. So yun po. Oo, totoo. Eh ngayon na aware siya na ganun, di ba? Mm-hmm. Aware siya, so. Pero actually, madaling sabihin, pero medyo mahirap ngayon gawin yung magpigil. Yes. Doon ako papasok, actually. Doon ka papasok. Oh, na nangyari din yun sa akin. Na ayoko mag-let go, ayoko mag-step away. Kahit nasa akin yung bola, yung court. Pero, nasa kanya din eh, kahit charot queen eh. Charot queen, di ba? Charot queen. Kung gusto niya talaga yung guy na yan at mahal niya talaga, I guess, kailangan minsan maging siya nga. Kasi hindi mo din alam kung ano yung magiging ending. Kasi aminado naman ako na naging siya nga ako. Pero dahil sinunod ko yung kasyongahan mo. At yung feelings ko talaga, may beautiful outcome din na nangyari. Pero bago yun, you stepped away first. Oo. Ba't mo at mo alam? For 2 years? Sabi yung for 2 years? Kasi parang parang personal na ata yung pinag-usapan ng dalawa. So, benefit of the doubt, kahit siya queen din. Kung talagang mahal niya, sabihin din niya siguro na kung hindi ka talaga ready sa akin, kung gusto mo pa makipaglaro sa iba, I'll always be here. Kung gusto niya, kung gusto lang niya, kung kaya din niya. Pero kung mahal na niya, no? Kung mahal na niya. Pero ngayon, hindi naman niya sinasabi na mahal niya. Huwag mo na, step away ka muna. The feeling ko mahal niya. Mahal lang. Oo. Baka pride lang yung nasaktan kay Charot Queen. Mahal lang. Oo. Baka nasaktan yung pride ni Te. Feeling ko nga pride. Oo. Hindi pa yan mahal. Akala lang niya mahal. Oh, sino tayo para sabihin hindi mahal? Pero decision din naman eh. The fact na parang nababaliw na po siya eh. Like nakapagsulat na siya. Like kailangan niya talaga ng tulong. Feeling ko mahal niya na eh. Siguro yung mga tawa doon sa letter, ano yun, sinasabi niyang mahal niya talaga. Oo. Bilang niya masyari. Mahal. Binaraburan niya. Alam mo, Charot Queen, peso may be weak but you are strong. Charot Queen, you are not weak because you are weak. You are weak because the person is strong. Ha? Charot Queen, because the ball in your hand is strong. Yan, yun yun. Diba? Yun si Kaylin. Ooh, I love this podcast. Ang sakit sa siya. Wala pong i-edit out sa episode na ito. Ipinapangako po namin yan. Ay na. Ay, Diyos ko. Anyway, sige, magsulat ka na lang ulit, Charot Queen, kung anong napag-desisyonan mo. Pero alam mo, feeling ko, hindi pa rin niya titigilan. Hindi yan makikinig sa atin. Ginulong lang niya tayo. Ginulong lang tayo ng isang oras. Tapos, naku, ganyan sila. Manggugulo ng oras tapos hindi tayo susundin. Totoo. Kapag hindi mo kami sinunod, peso may be weak but you are weaker. Ay, agoy. Okay. Okay, sige. Punta tayo sa ating next segment. Ang next segment natin ay yung RRL. What's RRL, JV? So, yung RRL, so, ang review of related lit. So, mag-share kami ng mga pwede nyo i-consume na pelikula, series, tula, libro, ganyan. Video game, ganyan. Na pwede makatulong sa inyong suliranin. Our podcast, yes. So, para sa suliranin ni Charot Queen, ang ating irereko sa kanya ay Mavlin on Me! Yeah! Ah! Tara!
Char. Balitaan ko maganda daw po yun. Oo, narinig ko din yan. Narinig ko. Talaga yes, nga. Yes, Santiago. Talaga nga naman. Lord, Santiago. Steve! Taylisa! Okay, yung Mavlin on Me is one of the newest podcasts on Spotify. Yes. So, yung podcast ni Mavi and Kaylin, maiksi lang siya. 30 minutes, 20, may 28, may 29. So, ano lang, ano siya? Actually, para rin siyang ang walang kwentang podcast. Ang difference lang, mag-jowa sila. Ay, hindi pa pala sila mag-jowa. Sorry, sorry, sorry. Hindi pa. Bro, exclusive lang. Exclusive, exclusive. Oh, go. Mavi and Kaylin. Chikahan. True. Anong pinag-uusapan niyo dun sa, ano, sa podcast niyo? Mostly po about Gen Z, problems ng Gen Z. Iniingkayat din namin sila doon na... Kasi bilang Gen Z, parang ang assumption sa amin, hindi kami nakikinig sa older generation eh. So parang yun yung assumption sa amin. So iniingkayat din namin sila. Kasi kami, lahat naman na sinasabi namin ni Mavi doon, ang natutunan namin bilang isang Gen Z na nakikinig sa older generation. So I hope the older generation will listen to us also. Pero iniingkayat namin yung Gen Z na makinig din sa kanila, sa older generation. Kasi sila yung mas may experience sa life, sila yung mas may wisdom. And actually, dun sa podcast namin na yun, lagi kaming nagkakaroon ng diskusyon sa mga bagay-bagay sa love and relationship. Actually, alam mo, gusto ko pag-usapan natin yung politics to. Try lang natin. Kinakabahan ako! Katulad lang sila. So, kabahan mo. Yung pagkakaba ni Kaylin, cute pa rin. Kabahan ka nga, JP. May title sana ako, pero... Hindi ako ganyan kapit kabahan. Ang title, What is Weaker? The joke lang. Parang hindi totoo na yung ano, millennials are strong kasi medyo sumasakit na yung likod ko kapag ano. Sa iba. Kailangan ng white flower. Kailangan sa lawn pass. Seriously mo na kasi. Si white flower. Nakakailang episodes pa lang kayo so far? Ilang episodes kayo so far? 89? Hindi. 8 po. 8? 8? Oh, sige, 10 na lang para hindi kayo mag-away. Nakaka-10 na po sila. 7-7 po. Ang tawag po namin sa mga listeners and watchers namin. Wallflower. Kung sa inyo po Wallflower. Sa amin, Wallflower. So, nanggaling siya sa movie na Perks of Being a Wallflower. So, explain mo na English. Na pwede pang RRL yun. Perks of Being a Wallflower. Panoorin nyo guys. Oh, true. So, explain mo kung ba't Wallflower. Dahil sa movie ng Perks of Being a Wallflower, lahat ng personality nandun na isang tao. Yung mga traits, iba't ibang traits, mga cool, mga nerdy, mga smart, dumb, awkward. Lahat. Awkward, loner, lahat nandun sa isang movie. Pero makikita mo, lahat sila... Nasa isang dance floor lang sila. Kumbaga, lahat sila may sariling issue, pinanggagalingan, history sa family. So, at the end of the day, lahat tayo ay tao lang. So, parang equal lang sa lahat. Kasi minsan iniisip ng tao, kung di ako cool, may mas cool sa akin. Pero at the end of the day, equal lang kayo. Or hindi siya in. Hindi siya pwede dun sa dance floor na yun. Ganda naman. So, dance floor is life. Yun po yung pag tama. Ang layo nun, no, ng Wallflowers dun sa mga ka-eme. pwede natin palitan yung pangalan ng mga ka-eme. Kung sa kanila Wallflowers, sa atin, White Flowers. White Flowers. Ang gusto yun. Mga matatanda. Mga mahiluhin. Oo. Tapos yung mga next recording natin, mga 7 a.m. Totoo. Tapos may maririnig ka sa background na nagsisiga. Nag-zumba. Ay, Jesus. Ang hirap na White Flowers. Ang hirap. From the Wallflowers to the White Flowers. Invite na sila, Mavi and Kaylin. Ayan, mga ka-eme. Kung may mga ano,
problema kayo sa buhay, watch and listen, Mavlin on me. Kasi, napansin ko din actually, lahat ng mga problema ng mga Gen Z, parehas lang ngayon sa mga millennials tsaka sa Generation X, kasi lahat tayo nasa isang big umbrella ng social media ngayon tsaka technology. So feeling ko, lahat ng generations ay nagiging updated na rin. Kasi pati yung millennials, pati yung Gen X, lahat na may cellphone, may social media, you know, kahit saan ka pumunta, kahit anong social class whatsoever, meron na eh. Lahat na tayo connected sa social media. So feel ko, nasa isang umbrella lang tayo at lahat tayo ay hindi, ayoko sabing woke, pero lahat na tayo ay educated in some sense na it's right there in your phone, lahat ng information, lahat na nandun na, whether whatever generation ka. So, ito lang isang perspective, pero nakaka-relate din sa iba't ibang generation like millennials and Gen X. So, manood kayo. Bilang Gen Z, we're not trying to be little miss or mister who knows everything. So, dun po sa vodcast namin, para din siyang geto, kwentuhan lang. Mm-hmm. So, hopefully, and dun sa vodcast na yun, pinapakita talaga namin na finifigure out namin talaga yung bawat topic namin na ina-accept din namin na, ah, feeling ko magkakamali ako sa episode na to. Parang ganyan. And sana matanggap yun ng, ano yung mga listeners na, kasi nagkakamali din kami. Yun lang naman. Kailan yung episodes nyo? Every week kayo nagre-release, no? Tatang yes, ba? Every Thursday, 11 a.m. Mm-hmm. Love it! Tara! Yes. Tara, ano, tuloy-tuloy nyo yan kahit nag-ano kayo, nag-shoot kayo, nag-taping. True. Tapos baka yung next time, kapag madami-dami na kayong experiences sa ano, sa shooting and taping, balik kayo para dun sa shooting and taping memories. Memories. Ay! Yes. Fun. Grabe, yung ganda ng episode nila na yun. Wow. Thank you, ha. Tinan mo, si Kairin, isa siyang white flower. Dakilang white flower. Mali-mali yung continuity. Thank you, Mavi. Thank you so much. Ang saya. Sino kausap ng mga ka-age kong Gen Z? Tama. Talaga ba? Wow. Hindi ka ba nasasaktan kanina nung tinatawag, nung sinasabi nila yung older generation? O, di ba? Natawa siya. Nagang, ayan. Nagamon mo. Okay na uli. Ako dito sa Baguio talaga. Ay. Ayan, so sa mga brands dyan, baka naman, yung mga nabanggit namin, yung Alaska, o, taray. Baka naman, white flower. Salon pa. Baka naman, nakakatawa kung nakipag-partner yung white flower sa atin, Mi. Kaya hindi ko dito sa laging kailangan gumaganyan. Hindi ko kaya. Paano gagawitin? Ay, ganito na. Excited. Baka naman you like to partner with us. Feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button. Baka hindi pa kayo naka-follow. And click the bell button pag gusto nyong ma-notify kayo tuwing mabago kaming lapag. And ang official IG namin ay awkpstuffs. That's @awkpstuffs, double F and S. Yes. Huwag kayong pakilamero. Ganun talaga spelling namin. And kung meron kayong sariling advice kay Charot Queen, you can mention us on Twitter, Instagram, and TikTok using the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast. Ako, @ToNetHadawne. @JPHabak sa Twitter at Instagram. Kayo, Kailin and Mavi, saan namin kayo? Saan nila kayo? Bakit tayo? Saan nila kayo makikita? Kita-kit sa kanto nyo. Di ba? Sa social media. Kita-kit sa Google. Search nila lang, Mavi Legacy, sa Google. Taray! Googleable! Googleable! Okay, sana po. I-follow niyo po ako sa mga social media accounts ko. Instagram @itskailinalcantara. Twitter, 2002 Kailin. Yes po, 2002 po ako pinanganak. Hindi. Feel ko pingin mo lang 2002 kasi favorite year mo yun. Yes, favorite year ko yun. Uh-huh. Tapos, YouTube ko ay Kailin Alcantara. TikTok ko ay It's Kailin Alcantara 3.
And syempre Spotify. Mavli na me. Ika. Ang galing ba, diba? Sige na ito na. Ako po, mga ka-eme. Mavli Legazpi across all social media platforms. O, diba? Basic lang. Ay? Oh. Si Kailin. I-follow niyo po ako sa social media, wag po sa personal kasi nakakatakot po yun. Wag na lang po. Ang dami mong jokes tonight. Oo. Ang dami ba? Baka sundan nila ka ako the same person. Eh. Oh, tama, tama. Ayun, tapos com. True. Tapos meron din kami ngang walang kwentang podcast after podcast chikahan kung saan pwede yung i-reveal kung anong taon din kayo pinanganak tulad ng pag-reveal na 2002 ipinanganak si Kailin. Ay ina, kaka-graduate ko na high school. Sorry na po. Sorry na. Be ready sa new episode every Monday and Thursday. Every Thursday, Santa Jolins or Santa Angedi. Every Monday, regular episodes. Tapos, kung gusto nyo rin mag-send ng sarili nyong love letter, punta kayo sa Ang Walang Kwentang Podcast after podcast si Kahan sa Facebook. Meron doon nakapin na post. Tapos, pwede kayo mag-send doon anonymously. Or kung pwede gusto nyong mag-send ng audio letter, mag-send lang kayo sa Ang Walang Kwentang Podcast at gmail.com. Tapos, yun pa rin, be a VIP or VVIP para maging part kayo ng live recordings ang walang kwentang podcast.com. Yan. So, kaya lagi natin tatandaan na okay lang magpakatanga sa pag-ibig pero hindi tayo dapat nagpapakatanga sa kung paano tayo tinatrato ng gobyernong ito. Kaya naman, huwag maging weak, maging strong. Oh. Thank you, Mavi. Thank you, Mavi. Thank you, Kailin. So podcast. Thank you so much. Bye, VIPs. Bye.